Magandang araw mga kasulid. Welcome sa panibagong istorya na ating pag-uusapan ngayon. Ito ay tungkol sa isang hardinero at sa babaeng mayaman na nagyaya ng home service sa kanyang pangangailangan habang wala pa si Mister. Subalit ito'y nadatnan ng kanyang anak. Ano kaya ang kabuuang istorya ng ating pag-uusapan sa ngayon? Ngunit bago ang lahat, baka hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, paki-subscribe na po at paklik ng notification bell para maging updated ka sa mga ganitong video. So yun, mga kasulit, konting paalala lang, baka hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, paki-subscribe naman po at paklik ng notification bell para maging updated po kayo sa aking mga video. So libre lang po ang pag-subscribe, so sana po ay supportahan niyo po aking channel. Salamat. Ayun mga kasulit, at nandito na tayo sa ating istorya na pag-uusapan sa ngayon. Ayun nga, papunta na ang isang hardinero sa bahay ng babae upang maglinis. At pagdating nito, ay agad kinuha ng hardinero ang kanyang mga gamit upang makapagsimula na sa kanyang ginagawa. At nag-umpisa na nga ng paglilinis ang lalaki. Ilang sandali pa ay hinubad ng lalaki ang kanyang damit dahil sa nakaramdam ito ng init, at saka nagpatuloy sa kanyang ginagawang paglilinis. At dumating na ang babae nakasakay ng kotse. At pagbaba ng babae ay palay ang tingin ng hardinero sa kanya. At agad kinuha ng babae ang kanyang mga gamit sa kotse. At parang nagagalit ito nang hindi malaman, at napalingon ang hardinero sa babae kung bakit niya ginagawa iyon sa kanyang gamit. Nakita ng babae na nakatingin ang lalaki sa kanya. Tumingin din ito. Alis na sana ang hardinero nang biglang lumapit ang babae at sinabi niyang, "Bakit ka pa alis? May ipapagawa pa ako sa iyo sa loob. Pwede bang gawin mo muna habang wala pa si Mister? Kasi hindi naman ginagawa ni Mister ang gawaing bahay." At patuloy na nakiusap ang babae para lang mapabigyan ang kanyang kahilingan na maayos ang sirang bagay doon sa kanilang bahay. At agad naman pumayag itong lalaki sa gusto ng isang babae. Yun nga ay pumasok na ang babae sa kanilang bahay. At tinignan niya ito ang lalaki kung susunod ba ito o hindi. Ngunit biglang-bigla ang lalaki sa mga ginagawa ng babae. Ngunit nakita ng babae na may dala ang lalaki. Kaya sinabihan niya ito na iiwan na lang dyan sa labas at pumasok sa loob. At nung pumasok na ang lalaki sa
loob ng bahay ng babae ay panay ang tingin nito sa kanyang paligid kung ano raw ang kanyang gagawin dito. Nang sandali lang ay nagtimpla ang babae ng Diyos para sa lalaki. At nagtanong ang lalaki kung sila lang ba ang tao sa loob ng bahay. Ngunit hindi sinagot ng babae, kundi binigyan na lang siya ng Diyos. Ngunit iba ang tingin ng babae sa kanya. Ngunit ang lalaki ay panahiiwas sa mga ginagawa ng babae. Ngunit nakita ng lalaki ang picture doon sa likod na dati niya pala yung relasyon. Ngunit di alam ng lalaki. Medyo naguguluhan ng lalaki sa mga nakita niya. Pero habang nag-uusap sila, ay nagkakaibihan ang kanilang mga tingin. At umingiti pa nga ang babae. Kaya't ibang iba ang nararamdaman ng lalaki. Parang hindi siya mapagal. Pero ang babae ay relax na relax. At kaya't lumapit ang babae sa kanya. At niyakap ang pisngi ng lalaki. Natigilan ang lalaki. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. At doon na nga nag-umpisa ang init na nararamdaman nila. Pinagpatuloy nila ang ginagawa habang tumingin ang babae sa orasan kung anong oras na ba. At tumawa na lang ito. Hindi nagtagal ay dumating ang isang kotse. Ngunit ang hardinero at ang babae ay nagpatuloy sa kanilang ginagawa at hindi nila alam. Andiyan na pala ang kanilang anak at agad-agad nitong inayos ang kanilang mga damit upang hindi mahuli. Pero naramdaman at parang nakita ng anak na may ginagawa silang hindi maganda. Kilala din ng anak niya, ang lalaking hardinero. Naramdaman ng anak na mayroong hindi magandang nangyari sa kanyang ina at sa lalaking hardinero. Pero ang ina ay patawa-tawa lang. At patuloy ang pagpaliwanag kung bakit nandito ang hardinero sa loob ng kanilang bahay. Umantong na sa nagsisigawan ang hardinero at ang anak ng babae. Ngunit ang babae ay patuloy na pinoprotektahan ang hardinero na walang kasalanan. Hanggang sa ang anak niya ay sumigaw na sa kanyang ina kung sino ang lalaking hardinero ito. At galit na ang kanyang anak sa kanyang ina. Ngunit ang hardinero ay patuloy ang pagdepensa sa kanyang sarili at ang babae naman ay patuloy na dinidepensahan ang hardinero sa kanyang anak. Ngunit ang anak ay hindi kumbinsido sa ginagawa nilang pagsisinungaling na wala silang ginagawang masama sa loob ng bahay. May nasabing hindi maganda ang hardinero kahit nasampal niya ito. At agad dumating ang asawa ng babae at nakita ng lalaki na hinalikan ng kanyang asawa ang hardinero. At yun dabigla ang lalaki, pati na rin ang asawa niya. Kaya tinanong niya ang kanyang asawa kung anong meron at bakit niya nagawa iyon. At may sinabi ang anak. Ngunit patuloy ang pag-imbestiga ng asawa ng lalaki kung bakit niya nagawa yun at bakit nandito yung lalaki niya
sa loob ng kanyang pamamahay. Ngunit patuloy ang depensa ng hardinero na wala siyang alam kung bakit siya naroon. Ang alam niya lang ay dinala siya ng kanyang ng babae papunta sa loob ng kanilang bahay. At agad nagkwento ang anak nila kung ano talaga ang nabutan niyang nangyari doon sa loob ng kanilang bahay. At yun nga, pinagalitan ng anak nila sa kanyang ama kung bakit hindi agad sinabi sa kanya ang nangyari doon sa loob ng kanilang bahay ng kanyang asawa at ng isang hardinero. Patuloy ang walang kibo ng isang hardinero. Ngunit patuloy man ang pag-imbestiga ng asawa ng babae sa kanyang anak. Dahil sa mag-boyfriend pala to, ang hardinero at ang kanyang anak. Ngunit patuloy ang pagtutol ng hardinero. Paalis ko sana ang hardinero, subalit kinaharangin ito ng babae na huwag munang umalis. Sapagkat may hindi pa sila natatakot. Agad na lumapit ang anak nila at hinalikan ang hardinero. At nabigla ang hardinero at sinabihan pang umalis ka na. Hindi nakakibo ang hardinero at napayakap na lang sa kanyang labi. Pati ang kanyang ama ay hindi makapagsalita ng dahil sa nangyari. At hahalik din sana ang babaeng muli tinulak ito ng hardinero. At tinamaan ng anak nang hindi sinasadya ng kanyang ama ang pagbuhat ng kamay sa kanyang anak. Pati na ang kanyang anak ay nagagalit na rin sa kanyang ama dahil sa ginawa nito. Kahit napailing na lang ang ama at sobrang galit pa rin ang kanyang anak. At yun na, nag-away-away silang pamilya dahil lang sa pagdating ng lalaking hardinero. Kaya di rin nagustuhan ng babae ang umaasal ng kanyang anak. Babalak na sanang saktan ng lalaki ang babae, ngunit patay ang matras nito. At ang lalaki ay sinusugot pa rin ang babae dahil sa kanyang ginawang kasalanan. At maya-maya lang ay hinampas na ng babae ang kanyang asawa gamit ang